Hello mga sisi! Good morning! Nagbabalik kami ng aking kumare na si Sis Mika. So, game number one, nakuha dito ng no techies. Makakabawi kaya ang team spirit or matutusiro na. Ano sa tingin mo, Sis? Anong masasabi mo sa nangyari? Pero ayun, tingin ko kaya naman bumawi dito ng team spirit. Ang problema lang nila talaga kanina is, ayun, na hindi nila nasolusyonan na agad yung pag-snowball ng Pugna. Tsaka maaga rin siya naka-rotate. And maaga siya nakatulong sa lanes. Maaga rin nila na-push yung towers. 10 minutes pa lang wala ng tier 1 top and beat tower yung Team Spirit. So ngayon, wala naman na yung Pugna. Tingin ko dapat ibang Team Spirit yun eh. Pero... Ayun na, dinidigay pa. Sorry, tingin ko hindi naman pala dapat iban yung kasi nag-react lang pala sa yung no techies dun sa Troll. Kelly. Pero yun. Ano ba? Labanan mo yan, Sir Mike. Pero ayun na nga, napakaganda kasi ng Pugna pick kanina, no? Sobrang gamit na gamit. And, kahit sabihin mo, ano, wala eh. Kailangan pa kasi ni Troll ng, ano, eh, ng Aghanims eh. And ayun nga, katulad ng sinabi namin ni Jobber kanina, hanggat walang Aghanims yung Troll, sulitin mo na yung, ano, yung advantage mo na kaya pabisitin yung Troll. And ayun, nasulit naman nila. Nung nagka-Aghanims yung Troll, na-burst doon naman agad nila. So, ayun. Nakapag-ages sila nun, tapos ayun na. Ayun na yung naging, ano talaga, naging sunod-sunod na pagkapanalo ng teamfight ng no techies. Pero, Nyx and the Void Spirit pa sa Team Spirit and the Monkey King. Paano yan, lilit yung ilong mo? O ano lang, tatangos lang. Ah, yung katulad ng Ate Chantel. Bakit? Ayaw mo ba? Di ka ba masaya para sa akin? Masaya naman. Para ano lang kasi kailangan pa talaga magpapayat kasi bagay yung ilong mo sa mukha mo eh. Ngayon. Oo, ngayon. Kaya kailangan magpapayat talaga. Bakit? Kailangan din mong balayan nun. Para, kunyari, mga sabihin natin, 5 years from now, eh, Joby ko po yan. Ay, ako lang to. Ganun. Bakit? Sakto lang naman yung tapos, ilong ano, ko. Tapos ano, mga kalabil mo na si Liza Soberano. Huy, kabahan ay, ko. Kabahan ko. Baka magpa-accept ka sa akin sa Instagram kapag ano, hindi mo na ako nakilala. Ay, na-caster niyo ako dati, ano ba? Ganun. Siyempre, pag kinuha na ako ng ano, ng Victoria's Secret models. Pero Disruptor. And Amirana. Okay lang naman. Goods na post 5 yan kasi makas din man salat yan. Babagsak, bibigyan ka lang niya ng Thunder Strike. Mabubosit ka na sa lane eh. Pero gusto ko rin yung support dito ng Notekis ha. Post 5 nila is yung Kotol. Isa kasi sa mga support niya na madalas napipick pag hindi nababan. Mm-hmm. Kung hindi siya, ayun, kundi nga siya napipick, nababan siya. Dami niya kasi, di ba? Ang galing daw. Pero ang dami niya kasi nagagawa pag nagkaroon pa siya ng Aghanims. Nadadagdagan pa siya ng skill. Walang nawala sa kanya, nadagdagan talaga siya eh. Yung dating Kotol na true form, bumalik pa. Yes. May call pa siya dyan. So, kunyari, nagpa-farm lang yung MK, pero may item siya. Tapos biglang nagkaroon ng teamfight na malapit yung Kotol. Pwede niya tawagin agad dito yung MK na malayo. Yes. Kompleto agad ang Sister Rakas, sabi nga nila. Morning din pala kay Sir Alberto. Ayan, Sir Alberto Cristobal Servulacos. Yung mga wala pang sharer dyan, i-share nyo na ang ating stream. At kung nakakaluwag-luwag kayo, kagaya ni Sir Mike. Uy, easy. Paralyze nga ako, nagpauso kanina. Wow. At kung nakakaluwag-luwag tayo, pwede naman tayong mag-support and tulungan nyo kaming ma-reach yung 500 na supporter. And kapag nag-support kayo, may libreng stickers na agad and may chance pa kayo manalo ng PhoenixBet voucher and Arcana. Oh, ano, labas na yung hiwa ng face ko. Yun. So, ibig sabihin, mapayat ka na? Lumilit na yung mukha ko, yun lang yun. Nagkaka-contour ka na. Ay no. Lalo mo na nalalagay sa mukha ko eh. Siguro, nagko-contour ka, no. Hinihira mo daw yung makeup ni Dayanare, sabi niya eh. Puto, no. Ah, mwa-mwa. Ganda lang. Ay no. Yung talaga yung ito, may ano din ako dito, konti. Konti lang kasi medyo tabatsoy talaga. Sana ito na lang ang problema. Pero ito, Team Spirit, sila naman kumuha dito ng isang Morphling. Well, ganun lang din naman yung gagawin dyan ng Morphling eh. Kung ano yung nakita niyang ginawa ng Morphling kanina against Mars, madali lang yan. Pag Mars talaga, hindi ka masyadong mape-pressure. Taka yung kasama lang naman niya dito is yung Mirana. Yung kasama namang support dito ni Morphling is Disruptor na malakas sa lane. Pwedeng-pwede niya na yan. Kasi pag sinubukan din siya patayin, glimpse back mo lang yan. Yes. Dahil ka rito.
And kinuha nila dito yung Morphling kaya na kanina. Sino kayo sa Salazar Sisters? Jovitars makitang nadami pa ako basag. Madadagdagan ma, na. Sorry ma. Good morning, kape muna, may game trip. Trabaho sa ibang bansa, gano'n ba yun? Kilala mo si Aten. Four sisters and a wedding. Kilala mo si Aten, di ba? Magana. Pagawa mo sa kanya, di ba kamukha niya si Tony Gonzaga? Pagawa mo, kuwang-kuwa niya. Promise. Ma, sorry ma. Matagal ko nang alam, ganun. Gawang-kuwa niya, teka pag pumunta ulit dito. Papagawa ko. Ano daw talent ni Sis Mika? Siyempre kumanta rin. Bilang isang LGBT, dapat... Nature mo na ang pagkanta. Diba? Kumbaga pa... Born, pinakarap ka na magiging kanta. Kumbaga parang inborn. Kumbaga. Dahil sabi nga ni Alec Bobic, gusto ko ang nota-nota mo. Oh, alam mo yun? Hindi. Puta ka na sa yun. Gusto ko ang... Ay, good morning, Sir Kate. Good morning pala sa mga YouTube viewers natin dyan, mga sir. Magandang umaga sa inyo. Kumuha na kayo ng mga ganyan, alas 3 na pala. Sure na naman to, diba? Papapapain ko na yung rider ko. O, saan? Hindi kasi uwi ako eh. Tapos, ayan. Oo nga pala, Lunes na ngayon, no? Lunes, yes. O, tapos bukas pa, paano ka na? Ay, yeah. Kabog. Grabe naman yun. Tapos makikita natin mga February 14. Ay, hello, may ka-date na, kaso. May ka-date na. Ang ganda ng mga portrait sa likod. Yan. Kasi hindi gawang ano yan. Naka-green screen kami. Gawang maestro. gawang kiyapo. Na-arboring relo mo. Hmm. May relo ka ba? Ay, wag ka. Galing yata. Ay, galing yata ko yan eh. O, ikaw bumili. Magkano? Bumili ako na yun to. HM. Wala. Mura lang yan. Mura lang. Mura lang na hindi mo maapot. Bakit mura lang yan? Ay, do. May pahigaw pa siya dyan. Pero waiting lang tayo dito. Sa banan ng Note X, maganda ba nila is offline? Offline na makunat, mga Centaur, Pugna. Nagban sila ng Pugna, so pwedeng mag... Ay, hindi. Ano? Pwede sila... Ayun, pwede pa rin mag-video ngayon kasi Void Spirit naman to eh. Mm-hmm. And, kaya niya pahirapan yan. Pwede sila mag-big Natural Warrior dito kasi wala nang Pugna, no? Pwede sila ulit kumuha ng Troll na carry. Maganda yung lineup. Maganda na aggressive. Shout out to sa mga taga UAE. John Rowell Morante, Joby, pwede ka ba i-date? Pwede naman. Basta totoo ha, di-date mo ako. Hindi yung ano. Hindi may mao. Siyempre, minsan lang naman ako ma-date eh. Aarte pa ba? Ako lang to, aarte pa ba ako? Kamu ka na Egay. Egay ang magde-date sa'yo. Okay lang naman, kahit sino. Di tumitingin sa itsura. Di ako tumitingin sa itsura. Grab nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Grab nyo natin yung Joby Bells. Diba? Basta mabait. Joby Shaw ang pangalan sa Facebook. Add nyo na. Ayun. Oh! Storm Spirit dito. Okay lang yan sa akin na kumuha sila ng Storm Spirit. Ayun naman yung isa sa mga mid lane na i-favor na itapat dito si Kuya Mo MK. Kaya niya rin labanan dito ng head-on si MK. Maganda na rin na iniwas talaga nila dito si Void Spirit. Flexible naman yung Void eh. Pwede siyang maging offline. Pero no, Tekis dito. Mukhang makukuha na sila ng mid na pantapat dito sa Storm. Tapos isa sa side lanes nila dito si Void para kahit paano mapahirapan pa rin nila dito si Kuya Mo. Boy. Hi, Fafa Joby. Pasahan mo naman ako ng swerte mo. Yan. Di ba flying kiss yun? Ah, ganun. Ang pangit kumalik eh, no? Siyempre, pag ganun, di naman talaga ganyan yung halik. Oo naman, siyempre. Di ba? Pag yung sa mga ano, sa mga anak mo lang yung kikis sa'yo. Huwag iba yan, si Lance. Tignan nga natin. Ayan na. Lalagyan ka na ng words. Pero Notek is dito taking their time para sa kanilang last pick. Nagde-decide pa siguro sila kung ano pipick nila. Pero Mipo, Diyos ko, surprise pick. Nami-puwan sila dito ni Kuya Mo Ergon. Hindi ko makikita, yaman. Hindi ko pa nakikita mag-Mipo to si Ergon, ha? Malakas ba mag-Mipo to, Kuya? Nako po, eto ang tinatawag na surprise mother father. No, nako, Diyos ko, Toronto, Tokyo, may kalalagyan ka talaga sa mid. Mas malakas, tanga ka naman mag-Mipo. Hindi. Sa Dota 1 nagmimipo ako, pero sa Dota 2 hindi. Bakit? Hindi ko alam. Mas pares lang ba yun? Pares pa rin sila ng skills. Hindi ko alam. Or dati kasi masanil ako sa Dota 1.
Invoker nga sa Dota 1. Dota 2 hindi. Pero nga hindi nagaano, no? Pero marunong ko pa rin ng Matic. Marunong naman, pero hindi ganun. Hindi kasi, nauso lang sa Dota 2, yung talaga may mga combo-combo na. Kasi dati sa Dota 1, parang, ang pinakauso talaga doon, Quasvex lang eh. Oh. Quasvex lang talaga. Tapos pag tumaas na yung level mo, doon ka na talaga ko combo-combo. Oo, ganun. Ngayon, wala eh. May mga nag-exert pa rin kahit paano, depende sa katapat nila eh. Pero ito mga sir, ating game number 2 ng Notekis versus Team Spirit. Naku, Notekis na to para sa akin. Wala sila masyadong AoE na skills. Pamigil dito sa Meepo. Oh, wala, single target lang din kasi si Yator eh. And pwede labanan niya yan eh, ni Meepo. Pag nanet yan, pwede niyang... Ano yan? I-kite out lang yun. I-kite lang. Bait niya yung mapapokus dito ng isang Morphling, pero keys to victory dito sa side naman ng Team Spirit. Syempre pinaka unang-unang sa lahat, may panalo na rin lane nila, lalong-lalo na yung mid against dito yung Storm Spirit sa Meepo. Pero papakadala ko muna sa side ng Notekis, solo sa kanyang Keeper of the Light, Crystallize with this Monkey King, Ergon Meepo, Sayat sa kanyang Mirana and Malik with his Mars. And para sa side naman ng T-Spirit, so bad para sa kanyang Nyx Assassin. Collapse para sa kanyang Void Spirit, Toronto, Tokyo. Para sa Storm Spirit, Miposhka. Para sa Disruptor and Yatoro. Para sa kanyang Morphling. Kundi yung nagkakamali, Sir Macho, sa Lupon WX na Page yata. May team ako pero tulang kami nandoon. Paano ba dapat gawin? Gusto ko nga sumali dun kaso... Bakit? Inaya ko ng mga old teammates ko. Kaso? Eh, may ano ko eh. Ayaw nga pala, hindi ka ma... Ay, hindi ka rin makapaglaro nun? Hindi ako ma... May, syempre, unahin ko muna magpagaling. Di ba pwedeng ano, naglalaro ka, tapos chill lang yung ilong mo? Kalokohan yun. Di mo naman gagamitin yung ilong mo sa keyboard? Syempre, magsasalita ka dun. Oh. Ah, sa bagay. Paano ka magkokoma... Mamay, oh. Laban ba natin to? Diba? Buti hindi, wala ka talaga salita dun. Basag doon ilang linggo ko, hindi ko masyado magsasalita, mamamatay yata kung ako yun. Pero ito na, naku, tignan natin kung mag-work ba yung kanilang surprise pick dito na Meepo sa side ng Notekis. Kasi once na mag-snowball to, hindi nala mapipigilan tong Meepo eh. Mahihirapan sila dito yung Team Spirit. Pero tignan na lang natin, pagalingan pa rin niya mag-meet syempre. Pag na-outplay dito ni Kuya Motoronto, toko si Ergon eh, pwedeng, naku, makawawa dito si Meepo. Pero ngayon na lang ulit tayo nakakita ng Meepo ha, sa ano, DPC. Parang first time nga lang yata. Parang first time nga lang. Ay, kahit sa ibang region, di ako nakakita. Meron yata yung si... Hindi, hindi. Sa C yun, pero parang close qualifiers yata. Close qualifiers pa. Pero dito sa ano, sa mismo ay, ano na. Lower division pala, lower division. Ala, hindi ko na ano. Hindi kasi ako nagkakasasi, so hindi ko nakakita. Pero dito sa CISEU, wala pa nakikita nag... Meepo. So this is the first time na may gumamit dito ng Meepo, and good thing hero ni Ergon yun eh. Naka plat tier pa yung kanyang Meepo dyan, oh. At si Crystallize dito na impale. Naku, yun lang. Pero there's a pose. Tatamaan siya ng bato tasapit, oh. Nyaw, 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 nyaw. Lag daw dito, sabi ni Kuya Moyator, oh. Yun lang. Ayun, maganda naman, naunahan niya mag level 2 dito ang Koya mo, nadenenya yata ng range. No, hindi lang ano, hindi pa namamatay yung creeps dito ng Dire. Hindi, isa lang. Walang din na yun. Kung ano, baka hindi niya lang nakasit. Merong na-deward na orbs. Oho, pwede rin. Ay, hindi, yung word niya eh. Baka na lang, baka hindi niya lang, baka di lang nalasit. Hindi pa nalalasit to, 4-0 pa lang. Walang din na yun. Kung may one yan, may na-deny. Tingnan natin. Hindi, ano lang baka yung creeps ang ano? Creeps ang nakapatay nung range niya. Kasi isa lang yung nakikita ko eh. Maganda rin yan. Kaya, at least kahit paano, pwedeng niya harapan. Bakit? Binago na ba na kapag, ano, mas baka, malaki kapag ikaw yung nakalasit? Yung... Ano ka? Baka pag deny lang naman ng ano eh. Ang walang XP eh. Ay, nung mag-isa lang oh. Ah, hindi. Apat pala yung melee. May creeps pa. Ano ka ba? Kala ko naman nag-patch. Isa lang kasi yung ring. Dalawa pa, oh. Oo. Ah! Oo oh. Nga, di ko napansin. Lakas niya. Hindi pa naisip ko. May magtalo sana ako kung di ko nakita yung isa na yun, eh. Ay, hindi kasi. Tingnan mo, walang deny, eh. So, meaning, pantay lang sila ng level. Ayan, para sa level 2.
Hindi ko nga lang talaga nakita. Yun daw, makakapagpulpo rin siya. Oh, kahit yung 17 minutes and 18 minutes nga, 18 seconds nga pinol, napupul pa rin eh. Doc Yappy. Ayusin mo, Mika, o sabi sa'yo ni Aldrin. Wala, wala, di ko nakita kasi nakarang yung ano ng post. Yung kasabihan. Oo, oh, yung kasabihan ng post nakaharang, kaya di ko na, no? Di ko napansin yung isa. Sis Mika talaga, no? Pero ayun na nga, sa mid lane dito, medyo lumalamang sa last hit dito. Toronto, Tokyo. May remnant siya. And sayang, sa nakikipagharutan dito kami po siya, pero sal. Sana all may kaharutan. Nakakamiss kayo. Charot! Pero ayun na nga, na-stuck pa dito ni Solo and the Observer Ward. Easy ka lang, huwag ka maghanap ng play-by-play ng early game. Papahirapan mo yung ating ano, shotcaster. Wala pa naman masyado nangyayari, laning stage pa lang naman to. Tamang harasan lang muna kaso sa top. Pero leap at first blood, makukuha dito ng no techies. Nagpabor dito sa side ng ano, sa offlane. Kila Malik yung hindi pagkuha rito ni Morphling ng waveform. Kinuha niya is yung, nung nag-level 2 siya is yung adaptive strike. Siguro pang secure na rin ng ano, ng range kasi may hirapan naman talaga siya lumapit. Mirana tsaka Mars tong katapat niya. Kaya pang secure na lang siguro yung adaptive strike ng range. Makuha niya man lang. Yes, guys. Mag-play tayo mamaya. Pera din talaga yun. Pero medyo maaga pa eh. Kasi kulang pa yung mga skill. Oh. Kaya parang di mo pa masyadong makakas ng play-by-play, no? Di ka pa magsusunod-sunod. Pero nakalukso ang pusa, edi meow. Nakalukso siya bago umangat dun yung static field natin. And Mirana, nakita ko rin yung build niya. Mag-rate ban siya. So, build talaga siya para no normal dito. May stats siya eh. And crystallized dito, tamang palo lang batuta. Ay nag early boots din siya. Kasi mid naman natin, naku, may dalawang rate band na agad, 3 minutes pa lang. Yes. Sobrang ganyan. Habang Toronto Tokyo naman dito, meron na siyang bote dyan, so makakapag-spam siya. Mm-hmm. Going for dalawang null talisman. Goods yan para kahit paano may spell amp siya. Pero piling ko matatakot din dito yung Meepo kapag max yung first skill dito. Oo, masakot-sakot. Storm Spirit, pwede, yes. Pwede siya labanan mamaya ng ano ng Storm dyan. Kahit di siya kumuha ng, kahit pag nag-level 6 siya, kung maglilane lang silang ganyan, kahit di mo na siya kumuha ng ano, ng, tawag din, safe sap para sa, para lang naman sa akin. Well, lightning? Oo, kung haharapan niya lang talaga yung Meepo. Yes, pero eto na, op! Nakuha dito yung Arcane Rune and Madenay. Munti ka ng Madenay. Kasi pag na-root, pag na-tamaan siya ng net, hindi naman siya makakapag, ano, hindi naman lightning, siya makakapag-ball na. Lightning eh. So, harapan niya na lang. Ah, tingnan natin diba? Sa magiging tingnan natin. Niya. Pero nasa kanya pa rin, pwede rin naman niya dodge yun. Pwede naman niya hindi i-learn eh. Oo. Pwede mag-farm na lang din siya, sabihin niya yung Meepo. Tapos mamaya, pag nag-level 6 na rito yung next assassin, hanapin nila sa jungle. Given na may ball lightning naman dito yung isang Storm Spirit, madali lang siya makakabol dun pag nag-ano. Pag sinubukan dito ni Nyx Assassin, patayin yung isang Meepo. Pero Monkey King dito, napapahirapan sa bot lane. Same din naman dito kay Yatoro sa top. Hindi siya, ano? Wala kasi siyang waveform. Pero Carapace. Solo. Salong-salo, ha? Max charge na ngayon ng Illuminate. Naku, nag-i-stack pa sa sarili. Ayun ang maganda. Napakaganda nga nun. Sarili kang stack dito. Tapos ikaw lang ang kukuha. Naku. Ala, masakit talaga. Tapos si Stu ka ng ganyan. May manalik pa rin ba tawag? Hindi, hindi. Ano na, Solar Bind. Okay, uy, pero nabatuto. Plus Illuminate, kaso nabuhay pa. Dodge ng Dissimulate dito. Ward, manonormal niya kaya. Illuminate in 2 seconds. 1... Ang tagal niya kasi mag-ano? Yun lang. Mag-third skill, no? Oo, pero still, mamatay he managed to kill that Void Spirit. Wala, sinubukan din kasi i-delay na Void Spirit. Naglagay siya ng Aether Remnant. Tingin ko kung tinakbo niya, mabubuhay pa siya eh. May akala niya kasi inahabol siya, hindi nag-charge. Oo, yun nag-charge bigla. Ginamit niya bigla yung third dito. Pero merong slow dito. And Carapace na gamit na. Crystallize, tamang palaki lang ng ano, batuta. Sobrang salat ng Solar Bind yan. Pagdano, lalo na kasama mo AMK. Pag na-slow ka talaga, tapos nag-proc dito yung Jingo Master, wala ka nang kawala. Tanggapin mo na yung, ano, yung kapalaran mo. Pero magandang ward dito na nilagay ni Miposhka kasi nakita yata siya din. Ano. May nilagay din ng ward si Mirana dun sa ano, Riverside banda. Yari. Pero tamang clear.
na ang layo nang nararating kuha dito. Kuha niya rin yung ano. Neutral creeps dito, iniwan niya ni mid. Pa-farm lang talaga dito yung Meebo. Yes. Tapos paglabas niya, nubuhusin ako. Ano? Binihisigan lang. May threats na ka dito, dalawang raid ban. Si Kuya Momipo, habang storm naman dito. Spotted dito. Oo. Hala, yung storm naman, sinubukan na rumotate sa baba ka. So, mukhang playing safe yung MK. Nakita na rin sila eh. Ay, may words din. Ay, hindi, sentry lang pala. Tapos papasukin. At mukhang papasok dito, ball lightning in. Nahatak si Crystallize. Na-impale pa at na-burst siya dito. Okay, and yun na. Magandang rotation dito para kay Storm Spirit. Nasulit nila dito kahit paano yung Arcane Rune na nakuha niya. Nakuha nila yung plus 1 dito ng Notekis. Yan, kahit yan lang, mabawian nyo. Kasi mamaya yung Meepo, mga kawawa talaga kayo eh. Sana kung nasa inyo yung Mars, napaka-good bounty lumabas. Kala ko bounty lumabas, anak ka ng Diyos pag ganun. Buenas dias yun, no? Pero... Ano, slow, ano, Solar Bind po? Solar Bind po yung slow niya na ni Akotol. The more na lumalayo ka, the more na babagal ka ng sobra. Kaya pag hinabol ka ni MK, no? Pag hinabol ka ni MK, wala ka talagang kawala pag naka-Solar Bind ka. Wala kang kawala. Pero yung mid natin, nagpapalevel lang naman si Mirana habang yung Meepo dito. Farm, oh, naglings back lang. And tamang leap, pero babalik. Habulin. Ah, habulin siya dito na sa bunutan ng pusa. Uy, pero leap dito, ba? Kinulang pa. And Toronto, Tokyo. Sinagasaan dito ni Toronto, Tokyo. Tokyo Drift ang ginawa niya dito. Kasayang kung umangat dun si yun, wala. Mahahabol din pala siya. Marami rin palang mana rito si Storm Spirit. And yung inevitable. Inevitable pala. Inevitable. Oh. The inevitable. Di mo na yung pack. Patay dito yung Mirana. TPing dito sa bot lane. Mukhang mabibigyan yata dito ulit. Ooh. Si Crystallize. Ball lightning nahatak dito. Uy. And na-dodge pero yun na nga. Namatay pa rin dito. Si nagamit niya na yung kanyang ano. Palo ng batuta ron. Kaya hindi niya na ma-replenish yung boy na nawala sa kanya. And good rotation na naman dito. Para kay Storm Spirit. Maganda rin yung pagsilog dun yan. Speed lang. Yatoro dito. Arcane boots agad. Uy, buti nag-miss. Pag tinamaan ng Spirit of Mars pala itong siya na, si Morphling na set up pa ng Aro, ganun lang siya kadali yung mamatay. Lag daw yung Storm. Mm-hmm. Pero maganda yung nagiging performance na kahit nagdalag siya. Yes, and may regen pa sa bot lane, no? Mm-hmm. Nakuha niya na yata eh. Ay, hindi, ay, pala bago. Grabe, kakakuha lang ng regen niya na. Buenas pangit nga yun. Gailing. Naku, masag. Putak na. Kaya pag nanong nga si Jobin, di na masyadong babasa ng comment. Ito pa ulit-ulit yung comment. Ano ba? Masaya or, sila eh. Ako hindi. Pero ito, back tower game ang Sir Mars na Gorb of Corrosion. Hala. Normal niya naman si Morphling eh. Sakit nga naman yan pag na-Gorb of Corrosion yung samang katapat. Tapos Morphling ka lang. May nag-1. May nag-1 ang puta niyan. Sa ASEAN. Dati pag nagmimipin, parang si Supreme, pinag-upset nila dati sa, ano? Pinag-upset nila dati sa secret mga cheese pick. Okay. Uh-huh. Sismig, bobo ka. Sa asin. Natin. Pero ito, Mars, going for his blink dagger habang MK naman dito, mag-witch blade. Well, okay yan, given na may attack speed yan. Tapos, para siyang, ano, MK na kyop. MK na may shadow strike. Pag na-slow ka talaga, kahit siya, ano, parang, paano ba sabihin? Budget meal na, ano, na Echo Saber. Kasi yung Echo Saber, pag na-follow mo, may slow eh. So, same lang dito kay Witchblade na may slow. Plus, pabor na pabor sa kanya dahil meron niyang armor yan, tsaka attack speed. Rap si Doodles nga yun. Ilan na daw ang MMR mo, Sir Mike? Bumaba na eh. 3-7 na lang. 3-7 ka na lang? Parang 4K ulit. Ala eh. Minsan na lang talaga mag ilan ba ang ano, Divine? Lose streak pa. Ngayon, 4-6? Ngayon 4-6. Tapos nung kailan, nung last year, 4-3 na ako last year eh. Same lang din naman yun, alam ko 4-6, 4-7 nga lang din yata yun eh. Hindi ko pa tinuloy. Asian 3 na rin ako nun. Eh, di ba parang 150mm lang kada star. Sayang, Divine na rin sana ako. Hayang naman. Ikaminit muna si Sabang nakapas. Wala naman machichika eh. Kasi yung ibang yung pinagchichika namin lagi bawal sabihin sa live eh. Mm-mm. Ano ba pinagchichikahan natin? Hindi, I mean, pag ano, pag nagsama-sama.
Yung mga chika-chika kanina. Dati 500 ka lang ah. Ba't parang dalawa yung ano doon? Ba't ikaw nagsabi dalawa yung meaning? Yeah. Oh, 500 na lang talaga dati. Siyempre, grind. Laro-laro. Naka-stream naman lahat yung kahit i-check mo yung videos ng Sir Mike. May kita mo paano green engine mula 3-digit hanggang ano, hanggang 4K dati. Oh, marami pa nanonood sa akin na nag-3K ako eh. Yung 3K MMR si Madam Joby, 6K yata ito si Joby. Wala. 6K no? Ah, 6K. Hindi na, na ako nakaalis sa 6K eh. Hindi na rin nakapaglaro masyado ito si Joby, alam ko eh. Hindi na ako masyado naglalaro guys. Naglalaro yan para mag-boost. Ah, yan na lang. Naglalaro na lang ako para mag-boost. Mm. Ah, Valorant po. Nag-FPS to ulit ako. Tapos minsan, pag naumay sa ano sa Valorant, tamang Dota. Ba't ka nagpapapos ka din katulad ng tukayo mo? Ito na. Kung magpapapos... Sino tukayo? Ewan ko. Kung nagpapapos ako, matagal na akong divine. 2018 pa lang. Hindi eh. Ayoko nun eh. Hindi masarap sa feeling na divine yung hawak mo pero hindi ko yung gumawa eh. Wala yung self-satisfaction dun eh. Shoutout pala kay Kram. Yan. Kay Mark na. Mark. Kram. Mark G. Pero yan, naku, finally natapos din yung post nyo. And ready na daw. Makakatulog ako sa inyo. Pero next assassin dito, going for Meteor Hammer, good yan. Para, ayun nga. Pag, eh, naku, hindi naman ang araw. Pag nahuli niya siya na si Meepo, may AOE siya na item. And yan na nga. Parang hindi pa rin gumagalaw dito yung storm. Ay, hindi, nagumalaw na. Mag-witchblade din siya. Good lang. Hindi naman yan. Naku, yun lang. Wala na. Zip. Ay, hindi nag-follow up. Zip. Hindi siguro nila nawala din yung MK. Pero pwede nila go yan. Pwede nila dive yan. Naku, yun lang. Nag-TP sa top. Wala na silang ma. Pag-push na, oo. Dapat nung nahuli na ito rin na Revenant, pinasok niya na yun eh. Puno naman yung mana niya eh. Kaso yun dito sa top. Pupush na nila to. Apat na naman sila. And crystallize dito. Medyo mahirap-hirap ang blue life. Oo, yung Meepo ah. Ilang minuto mo lang iwan yan eh. Naku, yun. Mag-Ethereal Blade nga. Ayun. Agaw lang ng stock dito. Gawin niya lang ng stock. Pero yun. Sige, gawin mo ng stock. Pressure ko dito yung mid. Yun nga lang. Nakabantay pala siya. No? Si Disruptor. And top lane dito nakuha. Na. Crystallize pa. Nakuha rin ng ating tier 1 top tower ng Team Spirit. So mid na lang dito Matic. Si Meepo na mag-ano yan. Mag-push niyang mid pag nakita niya nag-rotate dito so, sa ibang lane. Si Kuya mo Toronto, Tokyo. Madali niya lang mapupush yan. Bukas na ba? Ay hindi pa pala ano. Puno pa pala yung buhay. Mga dalawang attempt, tatlong attempt niya pa mapupush yan. Pero habang nangyari yun, mirror move lang yung gagawin dito ng Team Spirit. Tamang palo-palo lang dun sa may tower nila. Ay, Meepo, magpa-farm lang talaga ito eh. Hanggat may paglabas niya, may Ethereal Blade na yan. Ethereal Blade. Last sila ang nag-smoke sa... Ayun. Nag-smoke na rin sila dito, pero MLS nagamit. Pin-up na rin dito. Mm-hmm. Mukhang lalaban natin sila sa bot lane at naslow dito. Unix Assassin. Diyan din yung ano. Pero Paraphase hindi nag-connect. Si Atoro. Kaso pawala na yata yung duration ng ano ng MLS. Pero 5 arrow. Heroes dito and tamang arrow lang para ma-secure dito yung catapult. Pero yun ako ito lang. Hop, may tumalan dito at nako po, mukhang malalaglag ang kabayo. Laglag ang kabayo. Mipo ah! Mipo, iwan po. Mipo, spotted pa dito. And yun na nga, easy double kill. I mean, 2 kills para dito sa Team Spirit. Oh, magandang pag-smoke dito ng Team Spirit. At the same time, nakuha na nila dito yung tier 1 bottom tower. So, madedelay nila kahit paano ng ilang segundo, ilang minuto dito yung Ethereal Blade ni Kuya mo, Mipo. At kitang-kita naman nila kung parang nila patay. Wala, nahuli din kasi agad ng Static Storm dito niyan eh. Ni Disruptor. Naku. Huwag ka umangat ulit yun. Buti hindi na bumalik si Sayat. Pag bumalik siya dun, pwede siya patayin ulit ng ano, ng... Next Assassin. Hindi pala siya nakamitir Hammer. Naku, yun lang. Stun. Pero eh. Tamang leap lang dito. Pas shout out kay Paul Chris for Nicer. Ayan. Pinalo niya lang sa akum dito. Sa tewop. Pero Mars dito, 300 gold daw para sa kanyang dagger. So, pag nakakuha niya ng dagger, pwede sila mag-shot. Sila naman yung humanap ng kills dito. Pero, ayun. May gold scepter na. At least medyo may dagdag stats dito. Yung Meepo.
Kaya wala na BKB. Hindi rin siya, no. Yung ibang normal eh, ma-evade niya rin kahit paano. Mangilang-ilang normal pala. Pero, ayan, sitting at the top of our net worth is ditong si Kuya Mo Storm Spirit na dalawang beses niya kasi nakakuha yung kill dun sa baba eh. Si Crystallize pa. Collapse dito. Hindi ginagawa dyan ng Crystallize. Hindi ginagawa dyan. Nakakuha dyan nung siya. Tamang stock lang si Idol. Stock muna sa crush niyang Void Spirit. Di siya nagpo-form. Sayang yan, oh. Wala talaga siyang farm. Di pa siya nagpo-form. Ako, narinig yata. Oo, yung mga pa-sampa-sampa niya. Talon. Pero ayun, wala na ata siya dito. Ito, kunin niyo. Oh, ginagawa niya rin. Di pa na siya nagpa-farm. Tamang sightseeing muna sa map ng Dota to. Hindi ganun kayaman yung Meepo dito, ha? Oo, wala. Nabigan din kasi siya, eh. Tapos ngayon, alak. Pero kailangan na mag-smoke and nakita ko nakabili na ng dagger dito. Dagger si Mars, ayan. Pagkakuha ng dagger, tamang ano talaga, naku, Storm Spirit dito. May Witch Blade. Ay, ano may? Witch Blade. Kaso, wala, si Mars dapat ang mag-initiate dyan sa ano. Sa, kahit dito lang sa Disruptor, good kill na yan. Kasi pag na Static Field, na Kinetic Storm sila yan, wala na eh. Kinetic Field tsaka Static Storm. And the MLS pop na dito. Ni Zayak, tignan natin. Naku, ito MLS. Pero iikutan nila dito, ha? Oo, kaso nagpop ng invisibility dito si, ano? Si Storm. So, possible na hindi siya makita. Eh, tap na lang daw. Yung Void Spirit na lang ang kanilang kukunin doon. Ito yun. Tap natin. Naku. At nahatak dito yung kabayo. At mukhang no outs na yata dito si Solo. Pero, sa top. Collapse dito. Mamamatay ba? Disseminate para makatakas. Nahampas ang planggana at nasibat. Nasibat sa TV pero that's a good kill dito sa side ng Notekis. Pero in favor sa kanila yun kasi mid nila mo open up and baka mag-push niyata rito yung Team Spirit sa mid. Nasputan pa nga. Ay, kasalob din ni Mipa. Oh, pero impale. Storm? Ito na yung follow up. Dito na may Scepter kaso mamamatay yata dito. Oh. Net. Uy. Pero napakagandang bandes nice. Right dito. Nanit mukhang pa. Mato-turn around pa yata nila pero na-glimpse out. Napakaganda na nangyari. Uy, po. Ang ganda nung ano dun, nung batuta ni MK. Yun yung nagligtas dun eh. Pero MK's Primal Spring. Masaslow dito. Pero tama so, palo lang. Pa, yun lang. Sakto kaya, lang yung sibat dun nung ano, nung Mars na palayo yung Storm eh. Tsaka na rin maganda rin yung pag-follow up dun na ano ni Meepo. Ay, ni MK. Yung sa kanyang sibat. Kaya ano eh, na-set, di na rin nakapagano yung Storm doon kasi na-net na siya doon ni, ano, ni Meepo. Meepwet. 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 Kailan ba yun si Meepwet? Oh, Meepwet. Nakalaro si namin kayo yun yung isa namin, di ba? Ay, hindi ata ako yun. Ano, ikaw yun. Kalaban ka namin. Nakasmurf ka. Ano, nagbubust ako. Tas... Nakaano siya? Nakaano kami. Inaya niya ako eh. Pag inaya ako, sinasamahan ko na eh. Minsan na lang din mo mag-dota. And shoutout din kay Francis John Ramos. Yun know. Ay, nag-supporter na pala siya yung ano eh. Well. Siya yung nagsabi niya kanina pag sinatot natin dito mag-supporter. Ay, hello! Hello, thank you at tumatapad ka sa kasama pero Bandas Strike dito. Ako, yun may na, wala nang kawala dito. Wala nang kawala. Wala kang kawala. Hanggat na natili kang gwapo at namatay dito. Ikaw ang napili sa Boloto dito nung kayo mo Meepo. And meron na palang Ethereal Blade dito yung Meepo. Tignan natin kung paano nila execute yun yung mid dito. Pwede nila kunin given na up na rito yung Arena of Blood tsaka may dagger na rin ulit dito si Mars. Pero hindi natin napapansin yung Morphling dito ha. Medyo kumakana-kana na rin dito. And tamang ano push lang ng lane kaso. Ay, hindi. Kakambi niya pala yung next assassin. Si Sayak dito. Kita niya na. Kaso hindi niya papatayan. Op! Uy, hindi siya nagkaka-raise. Ayun nun. Dito pala yung si Toronto Tokyo. Yun lang. Op! Pero namatay dito. Kaso wala nang mana dito si Toronto Tokyo. Nasibat dito si Nix sa atin pero may Carapace. Andito na rin si Crystallize with the Bandit Strike plus Wukong Command. Mukhang mamamatay yata si Toronto Tokyo at hindi na yata. Pero nag-wave in pa rin. Napakagandang sibat na, at nakapag-convert ng AG. Medyo sadong nangyari doon ha. At takbuhan na yata sir. Pero may ispatan din dito si Nix Assassin stun with the Carapace and Impale at nahampas ang planggana. Mukhang katapusan mo na sa lagubang. Binigyan na siya dito and that's a triple kill dito para kay Crystallize. Ang ganda nung sibot na yun. Yung sibot yung nag-set up dun kay Morphling. Tsaka medyo na-grade rin dun si Toronto Tokyo. Hindi niya siguro na-expect o kalkulado na makakahabol agad dito yung ibang hero ng Notekis. Dahil dinave niyan. Layo ng Storm Spirit. Wala na siyang mana. Pagka-dive niya rin pagkarating niya sa Milano, basta mama niya.
mana niya, mapa tuloy. Mapa. Mana niya dito. Alam ka, mama, pero, sabi mo eh. Pero crystallize lang. Oh, naglinse lang dito. Plus, meron pang static storm. Crystallize yan dito. Meron ka bang 20 stick? Mamamatay, pero hindi na dodge yung ano dito. Nilaban niya na saan yan? Yung bato. And mukhang ahabol pa, pero hindi. Kung nalaban niya yan, tapos nag-proc yung Jingo Master niya, tapos na-timing na wala yung static field na i-follow niya yung ano, yung Banda Strike. Punulit buhay nun. Dami pa naman nila dun. Pero, ayun na nga. Good kill naman dito sa side ng Team Spirit. Kahit paano, nabawi nila yung triple kill dun sa baba ni AMK. Kaya pala din cover yung AMK, yung hero pa farming niya. Pero Meepo dito, going for Scuddy plus stats para hindi ganun kasakit dito yung skills. At mataas-taas din yung kanyang buhay. Yes, pero yung mga ayaw niya. Ah, hindi, may ano pa nalalabas. May... Dumadagdag din yan, di ba? Kunyari, meron siyang Ironwood 3. Yung stats na binibigay niyan sa main Meepo talaga. Lahat, yes. Matadamay din yung ano, yung ibang Meepo. Oo, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Mm-mm. And yun, ano ha, medyo sad. Dapat kasi kailangan ano, naka-dagger din to para automatic huli din dito yung ano, storm. Yung storm speed. Gulat. May gulat effect din. Yes. Pero siguro nakasa na sila dun sa setup ni Mars. Siya na rin yung nag, siya rin yung may, nag-early dagger na siya eh. Hindi na siya nag-Vladimir. Yes. Okay lang naman din pala na hindi na siya mag-Vladimir. Pero ito na. Nahuli ka. Ako po, para munti ka na nga din dun yung storm spirit ha. Pero una nakita. Yules dito para kay Boy Spirit. Uy! Makakatakas ba? Mapag-astral step up. Nakapag-astral step pa at mukhang babawi na yata dito. Toron, to Tokyo. Nag-aabang na. Pero may Meteor Hammer dito. Natamaan dito si Malik pero wala pang damage ha. And tamang bato lang dito yung... The misconnection. Wala siguro ni... Nung pagka-rain of blood kasi dito ni Malik, naputol niya yung puno na sinasakyan ni si Crystallize eh. Kung di niya siguro naputol niya, napapatayin nila agad yung Storm Spirit, yung ano, yung Void Spirit. Kaso wala eh. Nauntog ang unggoy mo eh. So ito, sinusubukan nila depensa niya yung mid nila habang yung Meepo naman dito nagpa-farm lang. Rob si Doodles nga yun. Paglabas dito, nakaskada na yan. Plus coolnut na naman dito. Kaso, hindi pa ganun kalayo yung kalamangan niya para sa isang Meepo eh. And, nakakabal pa yung Storm dito, tsaka yung isang Morphling. And Storm Spirit dito, going for BKB. Sa, ano, 900 gold away na lang. And Bayatan na naman tayo, syempre. Bayatan na nga. Kami naman lagi nasa madaling araw, kami ang inyong laging kasama. Tropang madaling araw, no? Apat tayo, di ba? Ako, ikaw, si Pilage, si Dan. Ay, si Ishi din pala. Ishi din pala, pero ayun na nga. Nakakuha dito ni Colas, may dissimulate para maka-out. Lang. Hindi niya pa na ano. Nakakuha pa nga ni Colas yan. Kala ko nakakuha niya, kasi nahatak agad siya ng Aether Remnant pads. Meepo spammer ba si Boss Jovi? Ay, hindi. Dota 1 nga lang daw siya nag-meepo, sabi niya. Oo, but di pa ganun kagaling, ha? Dota, Dota 2, hindi daw. Pero marunong ka mag-meepo sa Dota 2. Hindi. Ay. Mahirapan na ako. Kasi may mga ano na eh, tab-tab-tab lang kasi dati. Tab-tab-tab lang dati. Tapos ngayon, alam ko ngayon tab-tab lang din, ha? May mga number na kasi talaga ngayon eh. Tinatry ko yung ganun eh. Kaso? Para mas maganda. Hindi, mahirap yung tab-tab eh. Ah. Kasi may ano yung may hindi, I mean may hotkey yung tab ko. Ah, may ibang ano talaga siya para sa ano. Yung tab ko yung special item eh. Ah, yung ano dito. Grabe nga yun. Tab pala yung ano mo dun. Oh, tab. Pero yung item mo yung ano rin yung Alt-Q-W-A-S-D. Okay. Q-W-A-S-D. Oh, pero nasa ba dito? Pero naka-arrow? Ah, ganun na siya. Pero tinamaan ang arrow dito. Morphling makakasustain pa. And Meteor Hammer tatamaan natin si Crystallize. Pero Banda Strike dito na iba to rin. And mamamatay dito si Mars. Pero may BKB pala dito si Toronto, Tokyo. MLS na hip-up na rin. And si Crystallize mukhang mamamatay. And si Sayak pa yata ang susunod dito. And three heroes. Wala pa namamatay dito sa Team Spirit. At susunod pa si Solo. No. Nag-fail na yung kill nila doon nung nakapag-strength dito na si Kuya Muyatoro. Pero magandang setup yung ginawa doon ng ano, ng Notegis ha. Sadya nag-fail lang talaga kasi nakapag-strength agad dito si Yatoro. Tapos wala din yung Meepo doon. Nung nakita niyang mamamatay na agad dito, namatay na agad yung Mars, dugout na siya. Hindi niya na sinubukan contest. Kasi kapag nadamay siya doon, malaking loss din yan. Pero ito yung instant replay na natin, alam niyo na yan. Brought to you by Threads. Predator. Yes. Ayan no. Ganda sana ng Red of Blood niya, tatlo na kulong niya. Ayun. Wap. Di na nagano yung Meepo. Nag-out na siya agad nung namatay yung Mars. Alam eh, BKB na rin kasi Toronto, Tokyo eh. Mm-hmm.
Ganda sa ano niya pag naubusan siya ng map ng bano. Nagano kasi ako baliw. Parang kabayo eh. May yulsa pala dito. Sinunok ako. Si Smika naman eh, choker eh. Pero eto na. Ay, may Skadi na pala. Skadi ni Riz buo na. Skadi ni Riz. Ang daming gusto maging Joby dahil doon. Diba? Sana may mag-bet na nga sa ano, chemistry ko eh. Oo. Diba? Ganun ang eksena para ano, dumami ang ano. Post mo ulit yung ano, yung video niyo yung dalawa. Phoenix bet, dapat wala nilagay ko dun, no? Oo. Lahat ng mga ano namin, mga video namin, may Phoenix bet. Pero eto na nga, na you'll set up last lipad ni Toronto, Tokyo, and Solo. Hindi pa natin ganun nakikita mag-snowball yung Meepo dito. Wala. May Skadi na siya, kaso tingin mo kaya pa rin siya sagutin dito ng Time Spirit eh. Grabe rin kasi mo nakalat yung Nyx, Meteor Hammer plus yung ano niya, Spike Carapace niya. Hindi mo siya agad mapapatay. Ayan, binabasig na nila. Yun. Easy lang, pero Desolator's up dito para kay MK. And, ay, ready rito yung Team Spirit. May word sagot sila. May deep word sagot sila yes. Dito. Oo. So, pag sinubukan mag-depth yan, nakita nila mag-isa lang, nako. Tatalonin ka talaga ng mama mo, Toronto, Tokyo. Pero yung Mirana. What? Meron Aegis yan na you'll set up dito para ma-Spear of Mars. Kaso ang tinamahan Robin dito. Si Nyx Assassin. Na-pop na rin ang BKB. Pero Nyx Assassin, mamamatay dito. Toronto Tokyo, ikaw na lang ang nandyan. Pero may push ka. Tamang antay lang. And pumasok dito with the Astral Step. Napabalik dito si Crystallize. Pero mukhang magre-retreat yata dito yung Team Spirit. Uy. And Boa Arena na ibigay na. Na barandal pa dito si Colossus. And Arrow will connect. Mamamatay dito yung Void Spirit. Sumama pa dito si Miposhka. And Toronto Tokyo, wala na itong BKB ha. Nag-mantap up na rin dito. Pero Nihuls dito. And mukhang team fight yata ito sa Team Spirit ha. Namatay dito. Ay hindi, may Aegis. Namatay yung Meepo. Oo, pero nabarandal dito. And na-crystallize. Arrow will connect. And mamamatay ulit yata. Nahampas ng Planggana. And wave out dito. Hahabol ba? Pero tamang sampay-sampay lang ang unggoy. Ang gulo nang nangyari doon. Nahirapan sila sa buwan. Namatay din. Okay lang sana yung ginawa ni Nyx Assassin na nag-third kasi siya para hindi makapag-combo na agad yung Merc doon eh. Oh, pero Crystallize. Serial plus Adaptive Strike. Mamamatay dito and Malik dito. Naka-Carapace pa. Plus Meteor Hammer pero na-dodge dito ng Yule Scepter. Plus nakapag-spear pa siya pero mamamatay pa rin siya. Napakagaling naman ng Nyx. Nabawi pa rin dito ng Team Spirit yung almost team wipe na nangyari sa kanila. May vision din kasi sila dun sa mid pero ito pa sumunod pa. Oo, talagang hindi magbabawi sa promo. At mamamatay dito si Solo pero medyo tumatagal pa. Oh. Wala silang detection and yun. Walang mana si Hatoro ngayon na siya nagkamana. Pero napatay pa rin naman nila dito yung Kotol. And yung pagkapanalo ng no tech is na team fight nila. Nabawi din agad ng Team Spirit. Ang maganda ron, sa side ng Team Spirit, walang nakuha ang objective dito yung Notekis. Di man lang nila nabasag yung mid. Ang sakit ng mampas ng Planggana. Wala, kala ko kasi nung nakulong dito ng ano, nung kinetic field tsaka static storm ni Disruptor kanina yung ano, yung sa teamfight, maubos dito yung Notekis eh. Nakita mo yung Meteor Hammer niya? Pagka bagsak ng Meteor Hammer niya, bigyan lumakad yung creeps. Hindi tumama. Malos yung araw. Hindi tumalas. Void Spirit dito, 400 gold away para sa kanyang Aghanim Scepter and mami masasulit niya na yung Meepo. Yes. Yung basta-basta makakapag-cast ng skill yun. And knowing Meepo, hindi naman mag-build ng BKB. Pag nag-build ka ng BKB, mumurahin ka ng kakampi mo. Isa lang yung BKB. Ba't ka nag-BKB? Oh, pero meron battle strike dito. Pero mukhang Mabberverse yata. Uy, si Mars na utang and wala na siyang magagawa. Pagbagsak niya pati talaga siya. Pero nakita ko si Meepo. Ayun, nagkadagan na nga siya. So, pwede niyang matimingan dito o ma-force man lang yung BKB ni Kuya mo Toronto, Tokyo. Huwag na siya magkakamali dito na ano ha. Oo, pagpasok niya may backup no. Oo, yun lang. Tara, yun dito si Sorry at mukhang mamamatay. And may Static Storm. Try TP to TP out. Uy, gongs to. I mean, na-cancel dito yung kanyang TP. Ni Atoro with this Adaptive Strike na Strength.
naman, pero yun, nakuha na naman ng Tower City yung Team Spirit. Mukhang pa-force pa nga nila to ng, ano, ng game number 3. Wala, hindi kasi nila nasulit yung ano, Meepo pick eh. Dito ng No Techies. Hindi masyadong ano, no, no, nararamdaman. Kala ko pa naman gagawin na silang mga agent dito ng No Techies kasi hindi yun nangyari eh. Naka-forma dito yung Team Spirit at lahat sila nakapag-farm. Yung MK naman dito going for BKB pa lang. Medyo may katagalan pa to mga safe, mga 33 o 35 minutes niya pa possible makuha yan. Hindi kasi siya nagpa-farm yun. Tamang ano lang, tamang talon-talon lang sa puno. Dora-dora-dora. Kasi Nyx Assassin doing his job again, giving info rito sa side ng Team Spirit. Kaso wala siya makikita rito, maski yung mga meepo lamang. Alam, hindi niya na nakita. Parang hindi masyadong ramdam si meepo, no? Parang normal na meepo lang din. And tingnan mo, 3-2-3 lang naman yung ano niya, standing niya. Oo. Pag nakakapatay siya, namamatay din siya. Kala, kanina yung napatay niya yung Storm Aegis eh. BKB sub dito kay Morphling. Naku. Op, pero yung setup. Po-force lang yata, pero hindi. Malayo mga kampi niya rin. Arrow, wala, hindi na rin nawat pag sineta pa ng arrow eh. Pero Elvin Tunic, isang magandang item para sa isang Morphling. Nagbibigay niya ng AG Plus, may evasion na rin dito. Para siyang may mini butterfly dyan. Yes, ay, kasi may mantas style na rin. Attack speed plus sa ano, evasion, no? Mm. At naputo yung puno. Pero yung puno dito. And numbers agad dito. Kitang-kita. Batang-bata. Oy, no. Nasa word din eh. No? Pagkatalan na pagkatalan niya. Nyak. Para sila may word din eh. Kaso nasulit niya lang dito. Toronto Toko yung word nila. Kasi tumalon din nung kuya mong crystallize. Bumagsak sa puno. Sakot na kampas ng planggana. Subog yung pasing ka ng kahit batsa lang. Anong gusto mo, pasing ka ng batsa o ng planggana? Kahit alam dun, masakit eh. Wala kang gugustuhin. Batsa na lang kasi yung planggana, bakal eh. Ah, bakal ba yun? Diyos ko. Yung batsa, plastic eh. Eh, ano yung planggana sinasabi nila sa akin na plastic din? Hindi ko alam. Ang alam magkaiba ba yun? Alam ko parang magkaiba lang ng size. Hindi, alam ko yung planggana parang bakal. Bakal, hindi ko rin, alam eh. Kasi hindi naman hindi naman rin ako naglalaba. Ako rin, inutusan lang ako, tapos tinuturo lang sa akin. Tapos na, nanalo na Team Spirit. Ay, basag dun. Awit nyo, doon last point pa nga tayo. Kala ko pa naman, sinabi nyo lang dahil sa ano. Ngayon na nagsinkin sa akin na 15 minutes, delay nga pa tayo. Diyos ko Lord. Pero tignan natin, malay mo, dito sa stream natin, iba manalo. Iba, oo. Iba pala yung na-stream natin. O kaya, baka mamaya, naano na lang yun, dahil nga, ano, yung game natin, paboro ngayon yung Team Spirit, naku, nakita ka, nagbaba ka ng ano, uy, sumakto ka pa. Gamer. Wala. Mali pero din siya ng, ano. Pero dahil gabi, nakapag, ano. Mali din siya ng prediction doon, uy. Hindi tumama yung bagu strike, and dito na si Meepo with the poop. At BKB, mawari na naibigay na rin. And sayak dito. Tamang lipin lang pero buyback dito. Para kay Nyx Assassin and Ethereum plus Adaptive Strike para dito. Namatay si Crystallize at hindi pa tapos. Mamamatay niya na si Malik at napakagandang Impale. Plus Mitchell Hammer dito. Ibinigay na and Meepo mamamatay. And hindi pa tapos. Unboxing. Humahabol pa pero naayos dito. Si Miles plus Ether Remnant para masip-sip. And yun na nga. Nasibat. Niya Toro. Shout out para sa'yo, Jericho Santos. Sorry naman. Pero yun na nga, ang ganda nung Nyx Assassin dun. Grabe yung maglaro yung Nyx Assassin, eh, no? Nahuli niya na naman yung Meepo. Apat na Meepo tinamaan ng Meteor Hammer dun. Kaya wala na rin nagawa yung Meepo, eh. Na-focus na siya ni Morphling. Tapos ang ganda rin nung pagkakapasok kanina ni Morphling, na burst doon niya agad yung MK. On time pagkababa nung ano, Wukong's Command. Oh, pero so, yung kanina pa makulit. Para face at made solo yun. Dito. Ngayon, di ka makakatakas dahil yung katapat ko meron. Hindi ka makakatakas sa apoy ni Puego. Mabilis nang mag-cooldown yan. 4 seconds lang yung mana burn niya. Pero yun, knowing na tatlo patay dito sa side ng No Techies, and pag sinubukan mag-contest dito ng ano, o sinubukan mag-defend ng MK, kayang-kaya nila patay niyan. Buh, ayun, nagpo-push na sila. Basag agad, ganun-ganun lang. Bilis na mag-push yan. Pak. Tamang pak. Watching muna tayo dito, sabi ng No Techies. Arrow. Araw, gabi! Walang panting. Pero kinakatok na dito ang Middle Rocks. And tamang may otang. Static parang, uy, pero yun dito, gusto bang mabal? May mawari na, pero natin alam sila dito. Napakagandang Ethereal. Ang asim nun, bes. Paano yung ginagawa? Sibalik ang ginawa mo.
Umasim yun. Agit! Ginagawa mo ah. Nagmadali pa siya sa Spear of Mars. Salatang kinabahan eh. Naku, yun lang. Nagpakita ka pa. Holy God. And 33 seconds pa na dito. Mabubuhay na yung ating second Roshan. And Iskadi dito. Isa na lang ang kulang. Buo na. Point booster na lang dito. Hingin mo na kay Riz. Oo. Buo na. Kay buo Alec na. Mo muna hiramin. And Roshan dito. Mukhang magre-respond na in 12 seconds. Tumalong nga. Biglang pumunta. Biglang pumasok eh. Lakas ng amats. Kala niya siguro mababurstan niya si Collapse eh. Dami pa naman ng mga kampi niya ron. Tsaka wala silang MVP. And Roshan will up. Hindi ko lang ano pumasok sa isip ng mga leg doon. Plus na MLS dito. Pero yun na nga. Misconnection dito. Ayun na nabarandal. At pero mababurst pa rin dito. Si Boy Spirit may kasama pang team. Grabe ito mga stock po yun, no? Oo, pero mukhang lalaban dito. Masa set up at mukhang mababurst yata dito. Si Meepo. And yun na nga. Mawari na naibigay na hampas ng Planggana. And wala nang mana si Toronto, Tokyo. Patay. Pero bye-bye committed para dito kay Meepo. Hindi pa tapos sumahabol pero na-use dito yung Disruptor. At Boundless Strike naibigay na rin. Yun lang, nagkatalungan pa nga yung dalawang team natin. Oo. And sila na ngayon yung pwede kumana ng Roshan. Mabilis lang to yun, mag-buyback. Storm, mabuyback din ba? Oo, pwede mag-buyback ng Storm dito. Oo, ha? Contest nila yan. Ayun, nag-buyback na nga lang to. Buyback ng Storm pero impale dito sa loob. Plus bomb the strike na stolen and uy! Crystallize yata mamamatay pero napang ang sakit dito and Crystallize mamamatay pero nag-buyback na rin siya agad. Meepo dito, nasnatchan pa ng Aegis at mukhang buyback para dito sa Meepo. Oh no, medyo kalungkutan and nakapag-dagger out pa pero uy! Mamamatay pa rin si Mars. Tapos nag-buyback pa dito yung aim ko kasi hindi na siya nakahabol sa nangyayari and JJ is called mga sir. Game number 2, makukuha rito ng Team Spirit. So, 1-1 po tayo mga sir. And we're heading. O magkakaroon tayo dito ng game number 3. Tignan natin kung sino pa mananalo ng series. Wala, talungan after talungan yung ginawa nila dun. Kaso, turnaround lang talaga yung fight dun na nangyari nung pinasok dito ng ano, ng Morphling yung MK na kinombo niya ng Ethereal Blade at Adaptive Strike. Tapos follow-up ni Storm. Yan. Madali na lang nila na-burst dun dito yung MK. Same din dun kay Meepo na, nagaw nila. Tsaka hindi rin talaga nag-snowball yung Meepo pick nila. Yun lang yung pinaka-problema dito ng Notekis. Tama. Pero yun na nga, medyo pangit eh. Kasi yung timing ng Ethereal niya hindi rin ganun kabilis. And mas maganda siguro kung nag-dagger agad siya. Dagger muna siya. Kahit nga dagger dragon lance lang, feeling ko okay na eh. Kasi bubulihin niya lang. Ganun lang naman yung gagawin niya sa Storm eh. Pagka-blinkin niya tapos nanit niya, wala nang gagawin niya eh. Nakita niya naman na nag- papuntang Witchblade dito si Storm Spirit. Pero magja-jump tayo, di ba? Oh, maganda kasi, oh, for Zoomers ayo, and Queen Secret. Meron pa na tayo sa NA, sabi. Dito ni Derek. Pero yun na nga mga sir, quick shoutouts na lang sa aming sponsors. Predator, Steel Series, and Phoenix Bet. Yun mga sir. So, papalam na kami and we'll see you sa NA region. Bye-bye. Bye.